mukha kung kailan nagsimula. Yun. Yan. Yan bunganga niya, oh. Yan. Ganyan siya. Nakailang sila, my God. Yan ang pinakamahirap na kalagayan ko. Yung makita ko yung anak ko na laging ganyan. Sa ngayon, pang-apat na araw na ganyan siya. Doon talaga ako nahihirapan. Noong unang araw nga, akala ng mga kapitbahay ko, hindi na siya ma... Hindi na, kumbaga, tuluyan na siya mawala sa amin. Kaya ito, nagkakasugat siya sa kamay. Dahil sa masyado niyang pagsisisyor. Tapos, bigla na lang yan, ganyan, yung kamay niya, wala sa lugar. Kaya ito, binagyan ko ng kortina. Dahil dito, tumatama yung kamay niya. Kaya yan po, gasgas. Tapos itong tuhod niya, dati po, naiaangat niya yan ang gusto. Yan din ang nangyari. Pag nagsisure siya, bigla yan, gaganunin niya dito sa gilid ng ano, simento. Yan, kaya nagkakasugat-sugat, nagtataka yung mga kapitbahay ko, ba't meron siya mga sugat sa malakas po na sisure. Dito po yan tumatama. Ay, minsan po, wala ako, nasa kusina. Eh kasi nga 5 minuto lang nagsisisyur, saglit lang ako na mawala. Paglingon ko, andun ako sa lababo, paglingon ko. Kasi sa, boom, dito, tumama na siya dito. Ay, ang lakas talaga. Kaya ganyan, nagkakasugat siya sa tuhod, tsaka yung sa kamay niya. Kaya nagiging maingat na po kami ngayon. Hindi na po, basta-basta iniwan ko siya na walang tao. Kung no choice po talaga na ako lang mag-isa. Tapos yung puyat na ako na gusto ko talaga makatulog, maidlip. Nakisulo pa ako sa kambit bahay namin na bantayan yung ano ko. Ganon.